Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa Cagayan de Oro City. I'm your host, Epos, and welcome sa ating programa, Good Morning, Sirio! Maraming salamat sa mga subscribers and followers natin sa YouTube and sa Facebook page. Thank you so much, guys, sa walang sawang suporta and sa walang sawang pag-share sa videos natin and sa links natin. Thank you so much once again. At kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin, please don't forget to subscribe. Hit the bell button para ma-notify ka sa bagong video na i-upload dito sa Pinoy Rab YouTube channel. And also sa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At ngayon, iba ang gagawin natin kasi pupunta tayo sa isang exciting na activity sa Kaamulan, Bukidnon. Please help me welcome ladies and gentlemen, Kaamulan Taekwondo Championship! Hello, what's up mga Kapinoy Rob? Nandito tayo ngayon sa Manolo Fortich Gymnasium nila. Sobrang laki. Kayang accommodate ng isang PBA game. Alam nyo yun? So, ito yung entrance nila. By the way, ang event ngayon ay Kaamulan Taekwondo Championship. Napakaraming participants sa Manolo Fortich, guys. Halos wala ka ng mauupuan na chairs sa gymnasium. Napakaraming participants dito sa Manolo Fortich Municipal Gymnasium. So there was a program before ang labanan na nangyari. So it was started 8 a.m. And then, before nag-start din, meron ding referee briefing, referee assignments. Kung nakikita nyo dyan guys, pwede kayo magpicture dyan kasi meron ng mga nanalo galing sa PUMSE tournament. PUMSE means yung forms, no? Sino yung mas magandang forms? Merong power, speed sa Taekwondo. Pero walang sparring na nangyari, forms lang. Coaches are given chairs sa stage natin para at any time matatawag sila sa table na concerns. So by the way, PUMSE time muna tayo ngayon guys before yung Kyoroge or tinatawag nilang sparring. Nagpe-prepare na yung mga bata for sparring. Even the coaches beside the mats, pwedeng-pwedeng mga bata dito ma-experience nila ang sparring sa Taekwondo. So meron silang gear sa kamay, sa legs, even sa paa. And at saka sa headgear nila, meron nilalagay na headgear nila para sa safe na sparring ng mga bata. Ito yung mga medals guys. Tignan nyo naman, ang gaganda. Gold, silver, and bronze. By the way, LPSS
Ang ibig sabihin yan, guys, is electronic na yung gamit ng sparring. So, meaning, wala na halos decision ng mga referee. Decision lang talaga ng power ng kick sa head at saka sa body. So, kung natamaan ng foot gloves, kasi merong foot gloves yung paa, pag natamaan yung chan with the power, so, marireflect yun sa TV score. At kung natamaan yung headgear or ulo ng opponent with power at saka proper yung pagtama, so, meron siyang score. Madedetect yan at mareregister sa TV or monitor. So, let's witness the actual sparring ng mga bata. So this is below grade 2. At napansin nyo, guys, parehas sila ng height. So by height kasi at saka by grade. Go kick! Go! Push kick! Hala! Head shot. Headshot. Headshot. So, as you can see, merong red card kasi merong points sana kasi natamaan ng player yung mukha. Pero yung mukha, wala siyang detection or wala siyang magnet. Kaya magre-reklamo yung coach at saka kung approve yung mga referees, so ibig sabihin, score yun. Kaya yung center referee, sabihan niya yung table na okay yung mga kasama niyang referee. So, sabihan niya na lagyan ng score or dagdagan ng score yung nakatama sa mukha. Push kick! Push kick! Ah! Go on! Go! Go! Push kick! So you are not allowed to go out, no, sa match pag lumabas ka sa match, ibig sabihin may gamjum ka or minus point. Back! Push! Headshot! And if you notice, guys, walang punches sa mukha. Ibig sabihin, bawal mag-punch sa mukha. You are only allowed to punch the body. Ayan. You are allowed to push, kick the body and head. Sige! Go kiss! Push! 45! Wala! Push kick! Wala! Gawas man to! Nakatulog, diba sir? Ayan, so may minus yung blue kasi na-punch na yung mukha. So, kaya minus point yun. Push kick! Push! Push! Push kisses! Ayan, nag-raise na naman yung card sa red corner kasi merong punches na hindi nakita sa head referee or sa center referee. So, depende na din yan sa decision sa mga referee kung tama ba. Come on.
gunit. So holding, bawal din yung holding, guys. When you grab the shirt, grab the armor, if you grab anything sa opponent, ibig sabihin minus point yun. Siya yung laglaro, guys, si Kisses. Nanalo siya. This is cadet category, 12 years old. So ito naman, so medyo matataas na mga bata, mataas sa kanina, pero parehong height. Ayan, pag walang nangyaring away or walang nangyaring activity for 3 seconds, so ibig sabihin meron silang minus points dalawa or gamjum. Sobrang intense yan, guys, kasi for 2 rounds or for 3 rounds malalaman kung sino ang mananalo. If you won sa first round, then if your opponent won to the second round, then there will be a decision sa third round in 1 minute each round. There you have it, guys. Kamulan Taekwondo Championship. O, diba? Grabe yung mga bata, no? Mga bata pa sila pero napaka-active at saka napaka-bilis. At merong power ang kanilang mga sipa. Napakalakas yung mga bata, guys, no? Kahit bata pa sila. So, I would encourage everyone na mga parents na enroll your kids sa self-defense, especially sa Taekwondo. Ayan, so sabi nila magaganda at mga gagwapo yung mga Taekwondo players kasi napaka-safety ng kanilang mukha at kanilang mga body sa gears. Ayan, so shout out sa mga Taekwondo enthusiasts, Taekwondo parents, and Taekwondo players and athletes. Thank you so much, guys, and shout out sa ating mga regional players sa Cagayan de Oro City. Congratulations once again and in advance kasi pupunta na kayo sa nationals after sa regional. So ang regional natin, guys, magaganap sa
Camigil, May 13, 2024. So, opening May 13. So, congratulations din sa Municipality of Camigil. Congratulations din sa Province of Camigil for hosting the regional meet. Ayan, that's all for today, guys. Thank you so much for watching. This has been your host, Epos, and good morning, CDO!